Hello, magandang hapon po sa inyo. Muli, John from J. Sinsyoko ICT Services. Ang topic po ng ating video ngayon is about laptops, or dahil ang last video natin about din sa laptop ko. So, gusto ko lang pong may share yung ano, yung kaalaman kung paano po mamili ng laptop. Okay? So, dahil summer na, unfortunately, dahil ano, may COVID, so may quarantine. Pero alam ko sa may marami sa inyo yung nag-iisip na kung ano yung bibili nilang laptop kung sakasakali. For work purposes, so Word, ano, so Word, PowerPoint, Excel, and kung ano pa. Photoshop. So itong guide na to ay naka-focus para doon sa mga specific na yon na gawain sa computer or sa laptop. So na-experience ko kasi dahil nga nasa consultation tayo, may mga nagtatanong bakit malag, bakit mahirap magpahandar ng Word, matagal mag-load, or minsan nagka-crash. Dahil na rin sa ano, yung nabiling laptop is kulang sa power, or hindi siya ganun kalakas para maran ng mag-multitask, or sabihin natin ganun, mag-multitask or at least mag-run ng isang instance ng Word ng smooth. So yun din, para makatulong din sa mga ano nagtitipid, kasi ano eh, inisip natin mas mura yung laptop tipid, hindi po ganun. Mas mabuti po na mag-ipon po tayo ng pambili ng medyo decent na laptop kaysa po magmadali po tayong bumili ng laptop tapos hindi naman po pala kaya nung laptop yung gusto nating ipagawa sa kanya, no, eh sayang po yung ano, yung pera po natin, no, mas lalo pong masasayang. So ito po ay ano, base na rin sa experience ko, kasi although ano, itong laptop po na to mas powerful na po siya sa i7 eh, kaya lang ako kasi gusto ko din maglaro, hindi ako makapaglaro ng ano sa kanya, yung mga high end na games. So yun yung para sa akin. Pero isa, mga teachers, mga word processing lang talaga yun, focus lang talaga sa trabaho yung laptop nila, para sa inyo din po ito. So ang first na una natin kailangan i-prepare is yung budget po. So suggestion ko po, or sinasuggest ko po sa inyo na budget para po makabili kayo ng decent na laptop is around 18 to 23k or 25k. So personally, kung ako yung bibili talaga, around 20,000 yung i-prepare ko for a decent laptop. Sa panahon kasi ngayon, yung mga laptop sellers, yung mga manufacturers ng laptop, yung mga tinitinda nilang laptop na masyadong mura, mga ano kasi, parang ano ko lang, parang reject kasi yun, mga yun. So doon usually yung mga laptop na hindi tumatagal, yung nasisira agad, ang kakapanghinayang kasi kung bibili kayo nun. So hindi ko naman sa sinisira, pero ano talaga, based on experience na lang din talaga, and kayo din, I'm sure na naka-experience na din kayo ng ganun, na nakabili ng ano, murang laptop nga, mura, brand new, tapos wala pang 1 year, 2 years or 6 months, ano na, may problema na. So yun lang po yung masa-challenge ko, hanggat maiwasan natin yung sobrang murang laptop, no? Stick with 18,000 to above, no? Hindi naman po ano eh, hindi naman po natin may kakaila na talagang when it comes to technology,
more money, more power, no? So, yun po yung first. Secondly po, ang susunod ko pong isa-suggest or natitignan nyo pag bumibili kayo ng laptop is yung CPU processor, or yung basically processor and yung core count niya. So, ang CPU processor po, ang example po niyan, yung mga Pentium, Celeron, Atom, i3, i7, or i5, i7, A6 sa Ryzen or sa AMD, A6, A8, A10, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9. Yun po yung mga example ng CPU processor. Whereas yung core count, ito po yung medyo mahirap tingnan. So, be sure to check, double check po yung core count. Dahil dito po nakasalala yung smoothness ng productivity nyo. So, usually kasi talagang pagka yung sa budget natin talaga, kailangan medyo meticuloso kayo tumingin ng laptop. Although kasi sabi natin i5, tapos yung mabilis kasi, syempre pag demo mabilis, hindi natin napapansin, dual core lang pala yung i5 na yun. Kaya pala siya mura kasi dual core siya. So, yung pagiging dual core na yun, yung magkakos sa inyo ng frustration. Yun lang yung masasabi ko. Sa panahon kasi ngayon, ang minimum na is, ang minimum specification requirements is quad core. No? And sa RAM, yun nga, yung sa quad core muna tayo dun sa core count. Double check and recheck kung quad core ba siya. At least quad core. No, quad core and 4 threads or 8 threads. So, yun po yung pwede na, yun yung titingnan natin na susunod. Okay? Ang pinakamababa naman po na CPU processor type na may re-recommend ko for 2020 onwards is yung bagong labas po ng Intel na Pentium N5000 Silver. Okay? Yun po yung pinakamatipid sa power. Kasi, syempre, laptop, dadalhin natin yung kahit saan na pwede nating dalhin. Okay? And then, usually kasi, di ba, yung mga teacher nagsiseminar, so dadalhin nyo sa seminar yung laptop. Ang common problem kasi sa laptop these days is yung sobrang bilis yung malobat, no? Ang main factor kasi doon yung CPU type. So, kung bibili kayo ng CPU tas kung bibili kayo ng laptop tas alam niyo na nadadala niyo sa mga seminar, sa mga lectures. So, Pentium N5000 po yung pwede niyo hanapin na laptop. Okay? Kung nasa low-end budget po tayo, yun po yung pwede nating tignan. Okay, third on our list is yung RAM and RAM expansion. So, sa budget natin na 18,000 to 23,000, asahan natin na isa lang yung pwedeng RAM na nakakabito sa laptop. Pero kung suswertein kayo, makakakita kayo ng meron ng built-in na 4GB, tapos meron pang extra slot, winner yon. So, ang minimum na titignan natin na RAM is 4GB plus expansion kung possible. Pero kung may 4GB na RAM na yan, okay yan. Kung wala naman, huwag nyong bilhin. Okay? Ang logic kasi doon, sa mga cellphone po, example na lang, sa mga cellphone, ang minimum na RAM ngayon, 4GB na din or 2GB. So, kung yung laptop mo 2GB lang din, asahan nyo po na sasakit ang ulo nyo, kaka-crush nung mga applications na gagawin nyo. So, usually kasi itong RAM ang may kasalanan kung bakit nagka-crush ang mga software na ginagamit natin. So, sa RAM kasi pumapasok or sa RAM binabasa ng CPU kung ano yung program na
eh, nasa screen or nagra-run. Halimbawa, nag-Microsoft Word kayo, tapos biglang namatay yung Microsoft Word. Or worst case, namatay yung buong computer. Tapos nagkaroon ng blue screen, yung blue screen of death na tinatawag. So usually, sa RAM yun kasi, napuno siya. So, pag 2 gig lang yung RAM nyo, mas mabilis siyang mapuno. Pero kung 4 gig yan, maaari kayong mag-open ng browser ng Word. Tapos, may mga pwede kayong pagsabay-sabayin. So, okay yun. Pero kung may expansion yan, expansion slot, kung tawagin, pwede kayong magdagdag ng RAM. So, ang mangyayari lang sa kanya, hindi siya bibilis. Or, bibilis siya in a way na yung mga software na ginagamit mo nung 4 gig pa lang yung RAM mo, mas mabilis siyang maglo-load and mas mabilis siyang magre-respond kapag ka nag-switch between different task kayo. So, yun lang yung matutulong niya. Pero yung ano niya, yung parang bibilis siya na beyond the specification, hindi siya totoo. So, yun yung may tutulong niya. Pagka marami kayong task, mas mabilis siyang magre-respond. Number 4 on our list is the data storage or yung hard drive or saka yung expansion. So, dahil nga professionals tayo, asahan natin na magsisave tayo ng magsisave ng mga documents, ng mga Excel, ng mga PowerPoint. So, ang conventional laptop po kasi, kagaya na itong gamit ko, nung binili ko siya, isa lang yung hard drive niya. Okay, tapos yung hard drive na yun, 1TB naman. Pero, kagaya nga nung sabi ko dun sa isang, yung nauna kong video, minodify ko to, ginawa kong SSD para mas mabilis yung response nung system ko. Kaya mabilis siyang mag-boot kasi naka-SSD. Kaya lang yung SSD ko 128GB lang. So, dun kayo makaka-relate kasi yung mga laptop na within sa specified budget range natin, usually naglalaro lang from yung internal memory niya or yung naka-install sa kanya is from 32GB. No, sapat lang para ma-install yung OS up to 128GB na SSD type. Tapos, or eMMC type. Tapos, yung namang hard drive type, no, usually nasa 500GB naman yung minimum. Pero, mabagal siya. So, mas prefer ko kasi na SSD. Kasi, yung pag SSD, mas matipid sa kuryente. Yung hard drive kasi may umiikot sa loob yan na parang motor. No, yun yung kumakain sa battery ng laptop. So yun. SSD dapat SSD. And then as much as possible dapat SSD talaga since laptop yung gamit natin. And kung na-expand ba siya. So kung pwede kang maglagay ng additional na storage space. So yung mga laptop na meron 32 gig na eMMC. So, usually meron niyang slot or lalagyanan sa ilalim ng hard drive. So, doon nyo i-install. Tapos, yung iba naman, merong optical drive. Yun nilalagyan ng CD. So, kagaya din nung nasabi ko dun sa isang video, yun yung ginamit ko para maibalik ko yung 1,000 gig or 1TB ko na hard drive dito sa laptop. So, sinacrifice ko yung optical drive para mas madagdagan yung storage ng laptop ko. So, yun yung pwede nyong gawin kapag nakabili kayo ng laptop. Mura lang naman yung yung caddy. Mga 250 to 300 pesos lang yun. Okay, last but not the least is yung battery and yung bagong feature ngayon na charging protection. So, dahil laptop tayo, importante yung battery size. So, yung una kong sinabi kanina about N5000, usually 3 cell 33 watts na system siya or battery yung gamit niya. Pero naglalast siya ng 9 hours.
on web surfing. So let's say may 4 hours kayo na seminar, tatagal yun ng 4 hours, so more or less. Pero kung ano, kung mga katalisod kayo ng quad core na i3, i5, i7 around our price range, so titignan natin talaga yung battery capacity. So naka-indicate yun as watts. So yung N5000 usually 33 watts, and ang ideal na battery natin is more than 65 watts, no? Yung battery, mga 6 cell or 4 cell batteries. So medyo malalaki na yung mga laptop na ganun. About naman do sa charging protection, as far as I know, Asus pa lang ang meron nun, yung Asus battery health charging. So sa feature na to, nililimit niya yung charge ng laptop pag nakasaksak at ginagamit mo ng buhay. Ito kasi, yung paggamit kasi ng buhay ng laptop, matagal nang usapin yan, na lumulobo yung battery or nasisira yung battery, which is slightly true, no? Kasi continuous yung cycle niya, paikot-ikot yung kuryente sa loob ng battery, sa system, so nagde-deteriorate, mas mabilis mag-deteriorate yung battery. So ngayon, si Asus may magandang feature na nilabas, yung yun nga, Asus Battery Health Charging. And tatlo yung mode niya eh. Pwede mo siyang i-full charge, pwede mo siyang 80% lang, which is ideal, and pwede mo siyang i-stock sa 60%. No, kung talagang gagamitin mo siya nang matagal na nakasaksak, alam mong gagamitin mo siya as a desktop na laptop na gagamitin mo siya nang matagal na nakasaksak. So, yun yung pinaka best case scenario para sa battery mo, para mapatagal mo yung buhay niya. I-stock mo siya sa 60%. And then kahit gaano mo katagal siya gamitin ng ganun, very minimum na yung magiging deterioration ng battery. No. Parang sa mga cellphone, sa iPhone 11. Oh. Ngayon pa lang yata nagkaroon ng ganung feature sa iPhone, na sa iPhone pa, na nililimit ng mismong phone yung charging capacity niya para hindi mag-overcharge or hindi ma-deteriorate kasi agad yung ano, yung battery nga ng phone, kasi mahirap nga namang magkabit or matagal ng reklamo ng mga users yung ano, battery capacity or yung bakit mabilis malobat yung mga phone and mga laptop. So doon po yung nagmumula. Okay? So all in all, yun lang po yung ano, yun lang po yung ma-share ko. And meron po akong ipapakitang klase ng laptop at the end of this video. No, yun po yung ano, yung N5000 na merong ano, charging protection. Hi guys, John here from Jason Shoko ICT Services. Please don't forget to like and share our video and subscribe to our channel for more future contents. Thank you.